They see the Gawang face-to-face survey sa 2,400 respondents. 1,200 respondents ang tinanong sa buong bansa. Natanong ka na ba sa mga survey? Nagtataka ka ba kung paano nakukuha ang mga resulta nito? Sinabi ng Pulse Asia na unang beses sa kanilang pagsusurvey na mayorya o lampas kalahati ang nakuhang rating ng isang kandidato. Laman ng balita ang mga election survey. Basehan ito ng mga tao at kahit mga kandidato kung sino ang nangunguna sa halalan. Ang mga resulta ng survey dapat ginagamit bilang liwanag. Dapat tinatanggap mo yung resulta ng survey para maliwanagan ka ano ba yung iniisip ng mga tao ngayon. 65.7 million ang registered voters ayon sa COMELEC. Pero alam mo ba kung bakit 1,200 lang ang tinatanong sa mga survey? Pinaka-importanting decision yung actual election day. Paano ba ginagawa ang lihito mong survey at pwede bang magkamali ito? Para ipaliwanag kung paano ba ginagawa ang mga election survey, nakipagkwentuhan kami kay Associate Professor Francisco Kiko de los Reyes ng UP School of Statistics. Ayon kay Professor Kiko, dapat ay galing sa iba't ibang parte ng bansa ang tinatanong sa isang lehitimong election survey. Ang ginagawa ay kinoconsider muna yung mga broad regions, di ba? National Capital Region, yung tinatawag na Balanced Luzon, ayun yung bahagi ng Luzon na hindi na kasama yung NCR. Tapos yung Visayas, tapos yung Mindanao. Tapos po, pipili randomly ng probinsya. Ito yung typical na approach, pipili ng probinsya at random. Hindi lang basta-basta ang pagpili ng barangay kung saan kukunin ang kasali sa survey. Kailangan ding tingnan kung urban o rural ang komunidad. So meron pang konsiderasyon na pipili muna tayo rin ng mga urban na barangay, tapos pipili rin tayo ng mga rural na barangay kasi kasama din naman sila sa target population, di ba? So, bakit 1,200 o minsan ay 1,800 hanggang 2,400 lang ang tinatanong sa mga survey? Ang tawag sa bilang na yan ay sample size. Kinukuha ito gamit ang statistical formula para maging salamin ng opinyon ng mga tao mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kumbaga, sila ang representative ng karamihan. May mga formula na ginagamit para makompute ito. Yung 1,200 na papatunayan na sapat siya. Pero may caveat, no? May warning. Mahalaga na random ang pagpili ng mga taong sasagot. Sinabi kasing random, yun yung mekanismo para masabi natin na independent, no? Yung mga makukuha nating respondents sa survey. Kasi pag random, di ba, happenstance na yung pagkakapili sa'yo. Ibig sabihin, pantay ang tsansa para sa lahat. Lahat pwedeng matanong. Yung mga train, meron talaga silang ginagamit na sheet. Tapos meron doong rule na given kung pang ilang bahay na kayong ini-interview kunwari. Gaano ka-accurate ang mga survey? Noong nakaraang presidential election, 33% ang gustong maging pangulo si Rodrigo Duterte. Ayon sa survey ng Pulse Asia noong April 26 hanggang April 29, 2016. 33% din siya sa SWS survey noong May 1 to 3. Matapos bilangin ng COMELEC ang mga boto, 39% ng mga Pilipino ang bumoto sa kanya bilang pangulo. Sa vice presidential race naman, 30% ang gusto maging vice-presidente si Lenny Robredo ayon sa Pulse Asia. 28% naman ang nakuha niya sa SWS survey noong May 1 to 3. Matapos ang halalan, 35.1% ng mga botante ang bumoto kay Lenny Robredo bilang pangalawang pangulo ayon sa bilang ng COMELEC. Lamang din si Noynoy Aquino sa surveys noong 2010. Samantalang sa 2010 vice presidential race naman, si Mar Rojas ang nangunguna sa surveys, pero hindi siya ang nanalo. Hindi kasi eksakto ang resulta ng mga survey ayon sa mga eksperto. Kaya nga may tinatawag na margin of error. Oo, pwede silang magkamali. Kasi sa bawat survey, may sinusugal na error. Huwag po tayong tumanggap ng survey at sabihin natin sa sarili natin na tama na ito. Magsasurvey lang siguro tayo mga 1 hour. Marami tayong isasurvey sa araw na to. Kaya kailangan suriin ang pinaniniwala ang survey. Sino ba ang tinanong? Saan sila galing? Lehitimo ba ang nagtanong? 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 77. Landslide po siya dito. Dito nga ako ngayon mag-survey sa Mary Grace Complex. Gentry mga kalonso, titingnan natin kung anong mga opinion ng mga tao dito sa aking pag-survey. Madami kasing survey na ikinakalat sa social media na mali ang paraan sa pagkuha ng pulso ng bayan. Napaka-irresponsable nung pagkuha ng data
kasi minsan hinahabol yung respondent, di ba? May karapatan yung respondent na hindi, habulin mo pa. Minsan sumasagot, ini-engage pa, inaaway, dinidebate, di ba? Hindi dapat eh. Dapat yung mga kumukuha ng data, trained sila to be neutral. Ako, sinasabi ko na kami mga vlogger, hindi talaga ako bayaran ng mga tumatakbo ng mga president, vice president sa mga politiko. Content ko to, sarili kong ginastos na pera or wala akong inaano na tao. Sinasabi ko naman sa kanila din na dapat natin igalang yung tumatakbo nating mga politiko kasi siyempre tao lang din sila. So, dapat ka bang maniwala sa mga survey? Sa ating mga kababayan, ang mga surveys ay dapat tinatanggap natin na mga signal lamang na mga nangyari sa isang maliit na panahon. Hindi ito nakataga sa bato. Yun ang sinasabi ko. Ang mga resulta ng survey dapat ginagamit bilang liwanag. Huwag tayong pipili dahil resulta ng survey kasi pumili ka lang dyan ng desisyon na dineside na ng iba para sa'yo. Nakakalungkot kung ganyan ka mag-decide bilang isang tao.